mga 2 years ago, nung huli pa ako napagsalita dito. Today, I'm going to have a Bible study with you, so bring out your Bible. Ang 4 years ago, 2020, nag-start po ako ng online study of the Bible. Inuna muna ang New Testament, 2020-2021. Noong 2022, January, inisip ko mag-Daniel and Revelation. So, tapos namin yon in 6 months. And then, sinunod ko yung minor prophets muna mga, kasi nakakatakot yung major prophets. Minor prophets. And then, 2023, January, nag-start po ako ng Genesis. Exodus, araw-araw, every day, one chapter a day. In 6 months, natapos yung hanggang Leviticus, ma, Leviticus. Tapos, natakot ako sa numbers. So, nag-skip ako, pumunta ng Psalms. 6 months ulit yung Psalms. At katatapos lang nung Psalms, nung several months ago. Tapos nitong nag-Deuteronomy ako. So, ibig sabihin, Pastor, in-skip talaga yung numbers. Nag-Deuteronomy, pagkatapos nitong January 1, nagkaroon ako na New Year's Resolution na haharapin ko yung takot ko. Kasi, every time na nagbabasa ako ng Bible, ma'am, kaya pag may nagtanong sa akin, natapos mo ba ang Bible? Hindi ko masabing natapos ko. Bagaman several times, nabasa ko ng Bible, pagdating sa numbers, nabuboring ako. At saka, Pastor, paulit-ulit yung numero, pangalan, tapos uulit-ulitin ulit. Pero this January 1, nag-start po ako ng Numbers chapter 1. So, ibig sabihin, Numbers chapter 6 na po kami ngayon. At 7 kanina. Pero gusto ko pong i-explore sa inyo kung gaano kaganda ang Book of Numbers. Kanina, nung binabanggit yung Psalms, alam ko po kasi 6 months po namin pinag-aralan ang Book of Psalms. At yun lang Psalm 119, mga kapatid, ay parang 1 whole week po, 2 weeks namin pinag-aralan yung isang chapter lang na yun, Psalm 119. At kanina, very challenging, ay second longest chapter in the Bible, ang Numbers chapter 7. Pero ang pag-aaralan natin ngayon ay Numbers chapter 6. Excited sana akong ma-explore yung 7, kaya lang, ito po yung ini-impress sa akin ng Panginoon na pag-aralan natin ngayon. Shall we pray? Gracious Heavenly Father, tulungan niyo po kami, Panginoon, makita ang katotohanan sa aklat po ng bilang at makita si Kristo sa pahinang ito. Puspusin niyo po kami ng banal na Espiritu at pagpalain sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Bigyan ko po kayo ng konting background sa aklat po ng numero. Ang aklat po ng numero o bilang ay pinamagat ang bilang dahil napakarami pong bilang. Pero para sa akin, sa aking pag-aaral, ang aklat pong ito sa akin is the book of journey, ang aklat ng paglalakbay. Kasi ito yung aklat, mga kapatid, na ninanarrate magmula nang umalis sila sa Egypt hanggang sa umasok sila sa lupang pangako. So in between, there were how many years? Almost 39 years and 7 months. So may 3 months lang na patlang. Ngayon, ano po ang kabuang, just to give you a background, chapter 1, inisa-isa mga kapatid ang mga tribo ni Israel. 12 tribes of Israel, inisa-isa. At yung mga bilang ng kanilang mga tribes. Kung ikukumpara nyo ang Numbers chapter 1 at 26, malalaman nyo kung nag-increase o nag-decrease yung kanilang population. Pero ang binibilang lang dito ay ang mga lalaking 20 years old pataas, yung abled men na pwedeng maging sundalo. Sa chapter 2 naman, mga kapatid, ang binilang naman po ay ang mga
armies. Pagkatapos, sa chapter 3, binilang naman yung mga anak ng ni Levi o ng mga Levites. Isa-isa, apat na tribo o apat na sub-tribe ng mga anak ni Levi. Kasama na dito yung Aaronic tribe, yung Kohathite tribe, Merari tribe, and the rest. At yung kanilang mga posisyon kung saan sila banda. North, east, south, west. Ang reflection ko dito, ma'am, may pwesto ang bawat isa sa atin sa kaharian ng Diyos. Amen? At ang Panginoon ang nasa gitna ng ating kampamento. So, pumagit na ang Panginoon sa kampamento. Sa chapter 4 naman, binigay yung mga duty na bawat tribe. May mga duty na kagaya ng Kohat tribe na ang duty nila ay maglingkod lang sa templo. Wala po silang hindi po sila binigyan ng mga mabibigat na tungkulin. Hindi kagaya ng ibang mga tribo. So, yan po yung summary. So, inuna muna yung mga armies, pagkatapos yung mga priests o tsaka yung mga Levites. And amazingly, binanggit sa chapter 5 yung mga dapat iwasan ng isang Levita. Una, mga kapatid, yung regulasyon. Actually, sa buong Israel, una, yung regulasyon tungkol sa paglilinis. Pagkatapos, yung restoration ng mga nagnakaw na magdadagdag ng 20% kapag mayroong ninakaw. At pagkatapos, saka pa lang pinag-usapan, mga kapatid, yung isang issue tungkol sa immoralities. And then chapter 6 na po tayo. Sa chapter 6, hindi po ito tungkol sa armies, hindi rin ito tungkol sa Levites. Pero tungkol ito sa mga tao na tinatawag ay may Nazarite vow. Sino ang nakarinig na ng Nazarite vow? Alam niyo, mga kapatid, kaya ko po pinreach ito, ma'am. Madalang po ang nagpipreach ng Book of Numbers. Madalang. At madalang din, Pastor, wala pa ako nabalitaan na ito'y naging topic sa Sabbath School lesson. Hindi rin ito naging topic gaano kasi medyo mahaba. Pero ngayong umagang ito, gusto ko pong bigyan kayo ng konting tuon. How do we benefit from this study? Chapter 6, verse 1. Ito, mga kapatid. Ito na po ang reality. First time ko pong gumamit ng ng eyeglasses. Kasi dati nasa denial stage pa po tayo. Ngayon ay acceptance stage na. Then the Lord spoke to Moses saying, verse 2, speak to the children of Israel and say to them, when either a man or a woman consecrates an offering to take a vow of a Nazarite to separate himself to the Lord. So, may kinalaman ito, mga kapatid, sa Nazarite, an offering of himself as with a Nazarite vow unto the Lord. Sino-sino po yung mga Nazarite na nakilala niyo sa Biblia? Si Jesus is from Nazarene, okay? So, yung Nazarite talaga yung may vow. Samson. Sino pa? Si Samuel. Nag-vow yung kanyang nanay. Sino pa? Sa New Testament. Si John the Baptist. Nag-vow din ang kanyang mga magulang. Sino? Si Elizabeth at saka si Zacharias. At saka meron din nag-vow. Pero hindi kasang-ayon sa Biblia yung kanilang vow. Si Saul. Pero hindi kasang-ayon dito ang vow. Kasi mga kapatid, ang Nazarite vow is an offering out of gratitude. Yan na po yung first point ko. A Nazarite vow is an offering of gratitude to God. Sa madalit sabi, hindi ho tayo nag-vow kasi meron tayong hinihiling sa Panginoon. Halimbawa, hindi muna ako magpapagupit hanggat hindi ito nangyayari itong prayer ko. Huwag ho natin, mga kapatid, kumbaga parang kontrolin ng Diyos na, Lord,
pag hindi mo tinupad yung prayer ko, magpapahaba ako ng buo hanggang sa mapahiya ka sa lahat ng mga. It's not this way. We do not commit something or we do not sacrifice something out of our request, out of our petition. No. We sacrifice something out of gratitude. Tingnan niyo mga kapatid, in the case of Hannah, hindi magkaanak si Hannah kay, ano nga ang pangalan ng asawa niya? So, hindi magkaanak. So, umiyak siya, tumangis siya sa harap ng Panginoon ng templo. Napagkamalan pa nga siya ng priest na ano, na siya ay lasing. Sabi niya, hindi po ako lasing. Ako po ay may kahilingan sa Panginoon. Ano sabi ni Eli? Sabi niya, humayo ka, dininig ng Panginoon ang iyong panalangin. Bilang pagdinig ng panalangin, mga kapatid, ano po ang naging commitment ni Hannah? Punta po tayo sa 1 Samuel chapter 1 beginning in verse 20. So it came to pass in the process of the time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. Ano yung ibig sabihin ng Samuel? I have asked for him. Because I have asked for him. So mga kapatid, dahil tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin, nagkaroon si Hannah ng isang panata. At ang kanyang panata ay ang bunga ng kanyang sinapupunan. So usually mga kapatid, during the time, tandaan niyo mga kapatid, before the institution of the Levites, before the book of Numbers, lahat ng panganay is a priest of the family. Pero pagdating mga kapatid ng institusyon ng Numbers, tinanggal ang priesthood sa lahat ng panganay, kundi tinumbasan ng 5 shekels of money. So binilang lahat ng mga Levites at binilang lahat ng panganay ng Israel, pagkatapos niredeem ng katumbas na 5 shekels at umabot mga kapatid sa mga 8, ilang, parang how many thousand shekels para tumbasan, eh medyo sobra yung mga Levites. So binayaran pa yun mga kapatid para ma-transfer lahat ng priesthood from the firstborn to the Levites. Nakita niyo mga kapatid na i-transfer lahat. Pero anong magagawa ng isang tao na hindi siya Levites, hindi siya pwedeng maging priest? Nagbigay ang Panginoon ng auxiliary priesthood. Pag sinabi natin auxiliary, kunwari, pero parang totoo. Ako, pastore, auxiliary din ako eh. Sa nag-training kami ng, meron kasing auxiliary army, may auxiliary navy, may auxiliary marine. Yung mga kunwari. Pero, totoo din. Tinatanggap din ng gobyerno. Tama po ba? Kahit yung mga reservist, ay sa totoo lang, sila talaga ay mga army. Pero paano kung ang pagiging priest ay nasa lineage lang sa order ni Aaron? Paano kung gusto namang maglingkod ng isang bata sa paglilingkod? Kagaya mga kapatid ni Hannah, wala po ang lineage niya sa Levites. Ganon din si Samson, wala rin ang lineage niya sa Levites. Ganon din si Zacharias, wala rin ang lineage niya. Pero may chance para mag-commit sa Diyos. So, ano po ang naging commitment ni Hannah? Sabi niya, verse 21, now the man Elkanah and all his house went up to offer to the Lord yearly sacrifices his vow. But Hannah did not go up, for she said to her husband, not until the child is weaned. Ano ibig sabihin ng weaned? Yung mahiwalay na sa pagsuso. Then I will take him that he may appear before the Lord and remain there forever. Kapatid, nakita niyo yung sama ng loob niya na may pangalawang asawa, yung kanyang asawa, para lang maanakan. At nung nagkaanak na, dinispice na siya, tinitignan siya from head to toe. Sabi niya, baog kayo.
Yung araw-araw na marinig mong baog kayo. Alam niyo mga kapatid, masakit kaya na kaya nanalangin sa Panginoon, Lord, just for you to prove that you are powerful, give me a son and I will not own this. I'll give it to you because this is for your glory. Ipaglilingkod ko yan, bibigay ko yan sa iyo. Ngayon, pastor, nagcha-child dedication. At pag gusto na magpastor ang isang anak, sabihin nila, magpapastor ka anak, mahirap magpastor. Mag-1,000 missionary, pinag-aral pa naman kita, tapos mag-missionary ka lang. Tinan nyo mo din, nakalimutan na natin yung ating dedication. Pag dinedicate natin sa Panginoon at nagdesisyon ng isang anak natin na maglingkod sa Diyos, commitment niya yun sa Diyos, mga kapatid. Ibigay yun. Pay the vow. Amen? Pay the vow. Ngayon, ang sabi ni Hannah, Elkanah, okay, do what seems best to you. Wait until you have winned him. Only let the Lord establish his word. Kung yan ang commitment mo, ang kagandahan naman sa asawa niya, yan ang commitment mo, so be it. Nagkaanak pa naman si Hannah, marami pa naman. Amen? So, binigay yung una. And then, anong ginawa nila? Verse 24, she took him with her with 3 bulls, 1 ephah of flour, skin of wine, brought him to the house of the Lord in Shiloh, and the child was young. And they slaughtered a bull and brought a child to Eli. Ayon sa pagkaka-narrate sa order ng Nazarite. Now, punta tayo sa chapter 6 ng Numbers, verse 3. He shall separate himself. Anong ibig sabihin ng Nazarite? Galing po siya sa word na Nazir. Ang Nazir, ang ibig sabihin ay to separate, to make holy, or to separate. Ang unang word na ginamit is to a Nazarite to separate himself to the Lord. To the Lord. Ibig sabihin, sineseparate mo ang sarili mo papunta sa Panginoon. Eh, pagka separate mga kapatid, merong to at merong from. Amen? I-separate mo ang sarili mo mula sa at papunta sa Panginoon. So when you separate yourself from something. So, basahin po natin mga kapatid kung saan po nila isi-separate ang kanilang sarili. How do they become peculiar? Separate. Sabi dito sa verse 3, he shall separate himself from wine. Nakuha niyo mga kapatid, separate himself from wine and similar drink. And for a time ito, merong vow mom na naglalast for one month. Merong vow na naglalast for 2 months. Walang time period na binanggit. Meron namang vow na naglalast for a lifetime. So in the case of Manoah, sineparate niya ang kanyang anak for a lifetime. No razor, mamaya pag-usapan natin. Pangalawa, si Hannah for a lifetime. Si John the Baptist for a lifetime. So depende yan sa commitment mo sa Panginoon. Ngayon, ma'am, sa atin, ang tawag natin ngayon is either 1,000 missionary, AVS, Mission Refocus, or any missionary work na yung dati mong kinakain, hindi mo muna makakain. Yung dati mong tinutulugan, hindi mo muna matutulugan. I-deprive mo ang sarili mo sa kasarapan para ma-devote mo sa gawain ng Panginoon. Basta wala lang kontrabida. Kasi may mga kontrabida, yung tita, yung uncle, yung lolo, yung lola, yung kamag-anak, yung teacher, pati yung mga kapatid, yung janitor, kontrabida. Pero mga kapatid, nung panahon noon, ang nasa right, sinusuportahan even financially kasi alam nilang wala nang pagkukunan ito. During the time of their nasa right vow, mga kapatid, they are deprived of doing things. Paano mo malalaman, mga kapatid? This is a public confession. Bakit? Mahaba ang buhok. Pagka nakakita kang sobrang mga haba ang buhok, nasa right to.
So anong gagawin mo? Tutuyain mo. Alam niyo kapatid, nung panahon ng mga Nazarite, naiinis ang mga tao sa Nazarite. Bakit? Kala mo kung sino? Yung bang holier than thou na parang, ha? Nazarite ka? Tinutuya-tuya ang mga kapatid, ang mga Nazarite, because they are making a vow. Parang yung mga ano ngayon, mga vegetarian, yung super vegetarian, imbis na suportahan natin, minsan tinutuya natin. No, we should support them, amen? Maliban na lang mga kapatid kung merong attitude. Di ba? Siyempre may attitude na holier than thou. But ito mga kapatid, the Lord is separating this and this is for a purpose. Naalala ko itong kapatid, ito yung isi-separate, similar drink, and he shall neither drink vinegar made from wine or vinegar made from similar drink, neither shall he drink grape juice. Grape juice. Naalala ko tuloy mga kapatid yung commitment ko na hindi muna ako iinom ng matamis magmula noong January. Ano ka mga kapatid? Bumagsak na po ang bataan. Kagabi lang eh, sabi ko, parang nagsisi talaga ako doon, minum talaga ako matamis. Naalala ko na ako newly baptized, ma'am. Ang sabi ni Pastor Durante, gusto mong maging malakas ang memory mo, huwag kang kakain o iinom ng matamis. Kasi nagkaklag siya ng isip at ng memory. Kaya nag-commit talaga ako. Kaya nung nanliligaw ako kay Lalene, inooperan ako ng drumstick, talaga ako tumanggap mga kapatid. Talaga tumanggap. Grabe yung ano ko. Pero linaw-linaw ng isip ko dati. Ngayon, ma'am, na kumakain ako ng mga matatamis, wala. Ano na nga ba yun? Ano na nga? Hindi ko ma-memorize pati yung sinasabi ng misis ko. Kaya galit na galit siya. Sabi niya, Dad, i-record kaya natin. Kasi napag-usapan na natin ito eh. Tapos sasabihin, hindi natin napag-usapan. I-re-record ko. So, this was his commitment. Their commitment. All the days of the separation, he shall eat nothing that is produced by grapevine from seed to skin. Hindi po pwede kahit seed or skin, hindi po pwede. Mamaya na natin pag-usapan ang significance nito for today. Ang pag-usapan muna natin, what a commitment mga kapatid. Sabagay, okay lang, walang seed kasi ngayon marami na, mayroon namang apple juice. Pero during that time mga kapatid, isa lang po yung napoproduce nila. Ganong kasarap. Na nagsusurvive. Kasi pagka ginawa mo sa apple juice to, bukas sira na po yan. Kasi kailangan ng refrigeration. Diba? Ngayon, all the days of the vow, no razor shall come upon his head until the days are fulfilled for which he separated himself to the Lord. He shall be holy. Alam niyo mga kapatid, yung holiness is a commitment. It's a public manifestation of commitment. Holiness, separation. At pag nakitang mahaba yung buhok mga kapatid, halata ka agad. Naalala niyo mga kapatid, ito din ang commitment ni Manoah. Kasi itong instruction ng angel. Sabi sa Judges chapter 13. Judges chapter 13 verse 4. Now therefore, sabi ng angel, indeed, now, verse 3, indeed now, you are barren and have borne no children, but you shall conceive and bear a son. Ano mga kapatid? You are barren. Alam mo, ang dali-dali natin mag-commit, no? Kapag ka tayo ay barren. Ma'am, yung naka 3 takes na hindi pa rin makapasa ng board exam, yan na yung nakikipag-bargain. Lord, makapasa lang ako sa exam. Magwa 1,000 missionary ko. Mga kapatid, nung nakapasa sa exam, 1,000 years after, hindi pa nag 1,000 missionary. So, means ang bilis nating ma'am, ang bilis mag-desisyon ng isang tao pag pinagpala. Halimbawa, ngayon pa agad. Ang bilis, sabi niya, Lord, thank you so much. Magbibigay ako ng ganito. Tapos, hindi na, Dave, don't. God is very particular to every vow and promise you make. Naalala niyo si Ananias? Tsaka si Sapphira?
Akala natin walang pakialam ang Panginoon sa commitment. Pero nung sabihin nila, mabenta lang ang lupa namin, ibibigay namin ng buo sa Diyos. Ilang beses tayo nangako, mga kapatid, okay lang yung nangako ka sa asawa mo na pako. Pero huwag mong ugaliin kasi pagka inugali mo yan, mga kapatid, magiging ugali mo rin yan sa Diyos. Okay lang, mga kapatid, yung mga anak ko, pagka nangako ako, hindi yan nakakalimutan. Hindi yan nila nakakalimutan. Ang Diyos pa kaya? Mga kapatid, do you think God cares over our commitment? Ilan sa inyo, mga kapatid, ang nag-commit sa Panginoon pero kinalimutan na ang kanilang commitment sa Panginoon? Ang sabi, mga kapatid, ng Nahum. Please open your Bibles sa Nahum chapter 1 verse 15. Nahum chapter 1 verse 15. You have your... Pwede po bang basahin ninyo kung meron po kayo Biblia? Nahum chapter 1 verse 15. Nandiyan na ho kayo? Just help me out. Nahum, Habakuk, Sefanaya, Hagay, Sakaraya, Malakay. Okay? Baka kasi na mo problema na, saan ba yung Nahum na yan? Bakit ba yan eh si Nahum hindi pa magpakita? Sige ho, 1:15 ng Nahum. O Judah, if you appointed this, perform your vow, for the wicked one shall reward back to you in other lands. Sabi niya, O Judah, keep your appointed feast. Okay, magpiesta kayo, mag-celebrate kayo, but perform your vows. Alam niyo, mga kapatid, kapag tayo merong ano, yung nakapasa tayo, ako, mga kapatid, nakapasa rin ako sa licensure exam, sa driver's licensure exam. Pero pagka nakakapasa tayo ng driver's ng licensure exam, nagsasaya tayo, party kaagad. Ang tanong, mga kapatid, did you pay your vows to the Lord first? Dati, ma'am, meron tayong mga tank offering. Diba? Dati may mga iba't ibang offering. Merong mga investments. May mga ganyan. Hindi ko alam, mga kapatid, pero seek ye first the kingdom of God. Alalahanin mo ano ba yung pinangako mo sa Diyos. Gawin mo muna bago ka magpa-party-party. Kahilig natin, ano, pag na may nakapasa, party ka agad. Sino ang ino-operan mo? Ang Diyos o yung kapwa mo tao? Kapwa tao. Unahin muna natin opera ng Diyos. Bigay muna natin sa Diyos. Nag-ikapu ka na ba? O baka naman ipinangako mo yung unang sweldo mo sa Panginoon lahat. Anong ginawa mo ba? Pag hindi mo ginawa, utang yon, hindi lang utang, nakaw yon. At pagka na may nakaw, dapat may patong na 20%. Amen? Kung pwede nga, doblehin mo. Kasi pagka ba nangutang ka sa bangko, mga kapatid, pwede mo, sorry po. Anong sorry? May patong yan, may interest yan. Amen? Walang sorry-sorry. Doon nga sa, ano ngayon, may talukbong dito? Yung Bombay, di ba? Ang Bombay, babayaran mo talaga yan eh. Interest, patong. Pero pag sa Panginoon, okay lang. Hindi, mga kapatid. Ibahin natin ang Panginoon. Amen? Ngayon, ang sabi dito, mga kapatid, all the days, verse 8 ng chapter 6, all the days of separation, he shall be holy to the Lord. Ang pangalawang point ko dito, mga kapatid, service requires holiness. Anong klaseng service ito? Romans 12, verse 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice. Pastor, wala po kasi akong may offer sa Panginoon. Wala na eh. Wala ka na nang ibigay na pera. Wala ka pang ibinigay na service. Kumakain ka tatlong beses isang araw. Anong kinita ng Diyos sa'yo? Alam niyo, mga kapatid,
kung kumain ka ng halagang 100 pesos, kung tumarbaho ka ng 700 pesos, kumita ang Panginoon ng 600 sa iyo. Kasi ang importante, Pastor, ay maibalik ko yung tithe. Hindi, mga kapatid, hindi tithe. Nung parable of the talent, anong ginawa niya, mga kapatid? Kinip niya lang yung 100, binigay niya 100%, pero sabi ng Panginoon, unfaithful. Binigay niya 100, unfaithful pa rin. So, nung sabi, binigay niya yung 200%, sabi niya, come, my good and faithful servant. So, mga kapatid, kung hindi pa natin nadodoble, kasi ang role natin is to multiply. Be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it. Yun ang role natin. So, wag natin, mga kapatid, na babalik sa Panginoon na walang tubo. Bakit? Lugi negosyo. Diba? Wala pang tubo. Hindi. Nagbabalik tayo. Tapos, nagbigay lang ng ikapu, ma'am. Naging entitled na. O, nagbigay ako ng ikapu, Lord. Ha? Oo nga, pero yung 90%, anong ginawa mo? Amen? Dapat pinatubo mo. Dapat pinarami mo. So, mga kapatid, kung ikay kumain ng 100 pesos at naglingkod ka, nag-train ka ng 3 tao, 5 tao, ayon sa skills mo, edi tumubo ang Panginoon sa iyo. Amen? Hindi man sa goods, pero sa services, marami tayong pwedeng gawin. Amen? Ang services. Ang services, mga kapatid, napakalaki. Bakit? Tiniktik lang yan ng ganun yung, ano, yung makina ng barko. Sabi niya. Tapos kinuha niya yung tornilyo, ginanon niya. Okay, magkano po ang ano, charge niya sa akin? $3,000. Sabi niya, magkano lang yung tornilyo at saka yung ganun? Sabi niya, oo, mura lang yung tornilyo. Pero yung malaman kung saan mo titiktikin at saan mo tutornilyohan, yun ang $3,000. Skill ko yun. So mga kapatid, yun ang nire-require sa atin ng Panginoon, yung skill. Na gamitin natin yung skill wisely para i-fix o para mag-glorify ng kanyang kaharian. Amen? Kaya kung gano'n ang mga kapatid, kumain tayo ngayon ng worth 300 pesos, tapos naglingkod tayo mga kapatid na merong skill na worth 3,000 pesos, kapuri-puri ang Diyos. Amen? So in this case, nagtalaga siya. Mga kapatid, you can be a Nazarite for 1 month, for 2 months. Sabi pa ni Pastor Cabanero, merong part-time, sometime, all the time, anytime. Pwede tayong maging Nazarite. We can be a missionary. We can be a servant of God. We can separate ourselves. Without sacrificing, we cannot be a blessing. Pag hindi tayo nagsakripisyo ng oras natin, paano mabibless yung iba? Kung hindi natin tinanggal kung magtanggal ka lang, mga kapatid, alam nyo ba, sa isang milk tea, may Biblia na sa Africa, may isang milk tea lang, Bibles, 2 Bibles ang may bibigay natin sa Africa. Kaya nag-joke yung isa, sabi niya, kasi laging sinasabi, ma'am, kumain ka ng maigi, kasi maraming nagugutom sa Africa. Ano nakita niya yung mga African? Kumusta ka niya? Tumaba ako dahil sa'yo. Kasi ang dami kong kinain dahil marami nagugutom sa Africa. So ang point natin, hindi ko matay, every time we sacrifice, we give to others. We cannot give if we will not sacrifice. Amen? So every sacrifice we make becomes a blessing to others if we are willing to give time and effort. Ngayon, isa pang thoughts na nakuha ko dito, ma'am, bawal ang ma-defile ng dead. Binanggit dito. At pag na-defile ka ng dead, kailangan kang bumalik, pumunta sa templo at mag-offer ng napakaraming offering. Una, may burnt offerings, merong sin offering, may drink offering, may grain offering, may peace offering, ang daming offering. Pagkatapos, ang sabi sa verse 12, the former days shall be lost because his separation was defiled. So ano mangyayari? Back to zero ka. Halimbawa, 1 month ang commitment mo, 3 months. Nakahawak ka kasi may namatay ng kamag-anak. Diyan mismo, hindi mo naman in-expect, namatay yung kamag-anak mo. Tapos nahawakan mo siya, defiled ka. 3 months, 3 days na lang, tapos na yung commitment mo, back to zero ka ulit. Ano ang thought dito? Ang thought sa akin, gaano man tayo kasablay,
we can start all over again. Amen? O kaya baka sa relationship niyo mga kapatid, hindi nag-work out yung relationship niyo. There's an atonement by the blood. Amen? Lahat ng offering na to is an image of Jesus. You can come to Christ anytime and you can start all over again. Kayong mag-asawa, baka merong isa sa inyo mga kapatid na hindi nakapagtapat o naging unfaithful. But just offer these sacrifices. And once and for all, na i-offer na ni Christ sa cross, lahat ng sacrifices, you can begin anew today. Di ba? Ang ganda. May restart. May restart sa relationship sa Panginoon. Pangalawa, you can, ang sunod mga kapatid, you can only be accepted not by your efforts, but by outside of yourself. But a sacrifice or an offering outside from yourself. At mga kapatid, ang image nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo mga kapatid si John the Baptist? Punta tayo sa Luke. Huwag niyo na lang pong tignan ang oras. Okay. Kailangan ho magsakripisyo ng konti para tayo mabless. Amen? Luke chapter 1. Okay. Ano po ang ni-require? Ganon din. Same thing ang ni-require kay John. Bibilisan ko po ito mga kapatid. Sa tatlong ito, Samuel, Samson, at saka John, the Baptist. Sino po ang hindi naka-fulfill ng kanyang vow? Samson. Ano ang mga sinablay ni Samson? Uminom, nag-chicks, tapos pumatay. Alam nyo ba mga kapatid, ang mga Levites, hindi pwedeng pumawak ng patay at hindi rin pwedeng pumatay. Mga Levites, they should not be defiled. Kaya sila ay Levites. Hindi rin sila pwedeng maging army because they are Levites. Pero anong nangyari kay Samson mga kapatid? He was defiled. Tapos sumablay. Pero mga kapatid, nakita nyo, at the end, he repented and God gave him a chance all over again. Amen? So mga kapatid, gaano mang kasablay ang buhay natin kagaya ni Samson? Sumablay na. Lahat ng expectation, bumagsak na. Pero may chance pa rin. Kaya nung binagsak niya mga kapatid yung templo, binigyan siya ng Diyos ng chance na mag-glorify. Lahat ng ito are depiction of Jesus Christ. Amen? Si Samuel, nakalala nyo? Si Samuel, kailan si Samuel nakarinig ng boses ng Panginoon? Ang sabi doon, wala daw widespread na revelation during that time. At nung mamamatay na, yung papatayin na yung menorah, yung wick ng lamp, yung seven lampstand, pagpapatayin na yon, pag sumikat na ang araw at papatayin na yun, dun narinig ni Samuel ang boses ng Panginoon. What does it mean? There are two interpretations on this. Una, nung mamamatay na ang high priest, may papalit na sa kanya. Ito yung si Samuel. Pangalawa, this the darkest time, nung wala talagang revelation galing sa Panginoon, magsisimula ang isang panibagong liwanag. Sisilang ang liwanag mula kay Samuel. Ang point natin dito mga kapatid is, these three, itong tatlong ito, has become God's revelation. And yet, they are not even Levites. Ni hindi nga sila mga Levita, pero may chance sila na mag-commit sa Panginoon. Mga kapatid, siguro ilan sa inyo nangarap maging pastor, pero hindi naging pastor. Pero may chance pa rin. Amen? You can still be a light to this world. Ang kailangan nyo lang i-separate ang inyong sarili sa Panginoon. And it goes on doon sa akin na kagaya namin na pastor. Ma'am, hindi ibig sabihin na tayo pastor, hindi tayo nagkakasala. Hindi tayo nadudumihan tayo. Lahat kailangan natin ang offering
At ang offering na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At alam niyo mga matid kung sino ang totoong nasa right? Siya na nag-sacrifice ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Now, isa pa sa gusto kong sabihin, what God calls, God enables. Pag tinawag ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng kakayanan na gawin ito. Kagaya ni ano mga puti, John the Baptist, ang kanyang mga magulang ay, sabihin na natin, baog. Pero anong ginawa ng Panginoon? Binuksan ang kanilang sinapupunan at pagkatapos ay nanganak. Ang problema mga kapatid, hindi naniwala si Zacarias. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, mapipi ka muna ha, ka muna magsasalita. Tapos sumulat siya nung ipinanganak, nung sinulat na niya, saka pa lang siya nakapagsalita. So sana mga kapatid, let us bring this with faith, itong commitment na ito sa Panginoon. Now, isa pa, ano ang practical application nito sa atin mga kapatid? Whatever you committed to God, pay this vow because it is holy. Now, pagkatapos na gawin nila to at natapos na nila yung buong duration ng kanilang pagiging Nazarite, whether it is 1 month, 2 months, 3 months, 5 months, 1 year, or the whole lifetime. At the end, mga kapatid, mag-o-offer ulit sila ng ram, unleavened cake, basket, 1 unleavened water, pour out the hands of the Nazarite after he has slayed, this is in verse 19, he has shaved his consecrated hair. So mag-shave ulit. By the way, kapag ka nadumihan ka pala, mag-shave ka at back to zero ka. Pero kapag ka ikaw ay natapos na sa commitment mo, mag-shave ka ulit, back to zero ka ulit, you can begin anew, and then sabi dito, and the priest shall wave them as a wave offering before the Lord. Parang ito na yung acceptable sa Panginoon. Lord, tapos na niya yung vow niya. They are holy for the priest together with the breasts of the wave offering and the thigh of the heave offering. After that, the Nazarite may drink wine. What is wine? Wine is a symbol of celebration and happiness. So, mga kapatid, parang ginawa ng Panginoon, mag-sacrifice ka muna, huwag ka muna mag-celebrate, gumawa ka muna ng sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable act of worship by not being conformed with this world. Huwag ka muna makihalintulad sa mundo, but be ye transformed by the renewing of your minds. Pag-uwi mo muna ang kaisipan mo, alam niyo mga kapatid, ma'am, yung mga Korean, ang style ng mga Korean, magpapadala sila dito ng 1,000 missionary, 1 year na mag-missionary, pero pagbalik nila doon, they are transformed individuals. Hangang-hanga ako, tapusin ko dito, hangang-hanga ako sa mga Latter-day Saints. Alam niyo bang Latter-day Saints, mga kapatid? Mag-gather sila sa isang malaking coliseum. Pagkatapos, may event sila na magkukumit sila ng mag-asawa ng kapananampalataya. So after that, mga kapatid, mag-gather ulit lahat ng mga couples. Bago pa sila mag-asawa, i-gather nila. Tapos yung magiging anak nila, i-dedicate nila sa Panginoon. Yung magiging anak nila. At anong gagawin nila, mga kapatid? Magmula ng magbubuntis sila, mag-iipon na sila ng pera. At pag dumating na sa tamang edad ang anak nila, at age 20 yata, nakapag-aral na rin siya ng language ng country na pupuntahan niya. Kaya ang gagaling na nila magsalita eh, bago pa. Pagkatapos nun, pagka naging missionary na siya sa lugar na yon, 1 or 2 years, yung perang inipon nila mula nung bata sa pati kamag-anak nila, yun din ang ipagtatayo nila ng church. Nakakahiya. What a lifetime commitment. Buong pamilya. Kaya yung anak mo, pinadala mo na, tapos ikaw pang sumuporta para maitayo yung church. Tingnan nyo ang gaganda ng mga Latter-day Saints na church. I don't know about you, pero mga kapatid, this is a commitment. At ito yung commitment na ginawa ng Panginoon. Bumaba siya dito sa lupa
Siya yung nagmisyonary, siya yung naglingkod, siya mga kapatid ang nagpagaling. At ang kagandahan sa nasa right natin na si Jesus Christ, hindi siya pwedeng ma-defile ninuman. Lahat ng patay na hinawakan ni Kristo, nabuhay. Lahat ng may kapintasan, nagbago. Lahat ng humipo kay Kristo, luminis. We cannot defile Jesus Christ. Tayo mga kapatid, nadidefile tayo, but si Jesus Christ is never defiled. He can only cleanse each one of us. Sa katapusan mga kapatid, papatawag daw ng priest ang lahat ng bayan, sabi dito, and verse 22, and the Lord spoke to Moses, saying, speak to Aaron and his son, saying, this is the way you shall bless the children of Israel. Ganito daw ang paraan ng pagbe-bless nyo sa Israel. Pakinggan nyo mga kapatid kung paano. Sabi niya, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you. Ilang beses binanggit yung Lord mga kapatid? 3 times. Ano ang pagkakasulat ng Lord? Capital or non-capital? All caps. Ano ibig sabihin ng all caps? Hindi talaga Lord ang nakasulat doon, kundi tetragrammaton. Yeshua or Jehovah. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na blessing ay na kay Yeshua. Ang tunay na blessing ay yung mapalapit ka sa Diyos. At itong nasa right vow mga kapatid, ito yung ginawa nila para maging malapit sila sa Diyos at malayo sila sa mundo. I don't know mga kapatid, pero yung asawa ko kaya kong nagustuhan kasi ma'am, nag 1,000 missionaries sa 6 batch. Alam ko hindi siya perfect, pero sabi ko, kung sa edad niyang yon nag-commit siya sa Panginoon. Kaya siya yung na-focus ako sa kanya, kaya niligawan ko siya. Kasi na-amaze ako paano ang isang bata, marang 18 years old yata siya nung nag-1,000. Sabi ko, tapos tinitignan ko sa siya, sa kakaiba para siyang diamante mang na hindi matatagpuan kung saan-saan. Ang punto ko dito mga kapatid, whatever commitment you have with the Lord, sa anak mo man o sa sarili mo, pay your vows to the Lord and God will bless you. God will bless you. Mga kapatid, we don't do this vow in order to be blessed. Amen? We do this vow because we are already blessed. But when you do this vow, hindi ko sinabing magpaka-nasaray tayo. Whatever is your commitment, iba-iba yan. Iba-iba ang commitment natin. Iba't ibang paraan natin. Pero kung nag-commit ka sa Panginoon, i-commit mo ng buo, i-separate mo ang sarili mo. Pero pag ginawa mo yan, tandaan mo, babalik din yan 3-folds. Amen? 3-folds as a blessing. God bless each one of you.